Tips on how to pass the board exam. I am a licensed professional teacher, major in mathematics. So today I am going to give you an idea or what are the tips on how to pass the board exam. Okay, so first what you're going to do is to prepare all your things needed. Okay, so in order for you to pass the board exam, kailangan lahat ng mga gamit na gagamitin mo, lahat ng mga requirements na dadalhin mo during the exam ay kailangan naka-prepare. So in order for you to do that, ay kailangan mo magkaroon ng checklist. Okay, so like for example, kailangan mo yung requirements sa Annex A, Annex B, Annex C. So kailangan mo isulat iyon, and then kung meron ka na noon, ay kailangan mo nang i-check iyon, and check and check. And then yung mga wala ka pa, so it means yun yung mga hindi na check, so yun yung kailangan mo pang hanapin at kailangan mo pang ihanda. So like for example, in preparing your things, so like for example, yung mga ballpen kailangan mo yun, yung mga lapis kailangan mo yun. So for me, yung advice ko lang, so damihan nyo yung lapis na iyong gagamitin. Like for example, mga 5 or 4 na mga lapis ay okay na yon. And then yung iyong eraser. Yung eraser nyo naman, so for me lang, yung eraser is dapat yung isang lapis lang yung merong eraser. So yung mga lapis ay kuhaan nyo or kunin nyo yung kanyang eraser. And then isang lapis lang yung natitirang may eraser, para hindi kayo ma-attempt na mag-erase during the exam. You need to prepare all your things. Bakit? Kasi kailangan weeks before the examination, kompleto na yun. Kasi para hindi ka ma-stress, hindi mo naiisipin kung ano yung mga ipiprepare pa. So, yung iisipin mo lang is on how to be maging okay ka, maging ready ka for your exam. Next that you're going to do is to practice. Kailangan mong mag-practice or i-time man ang sarili mo na kung ilang items ang kaya mong sagutan ng tama sa like for example, mga 20 minutes. Okay, so i-time man yung sarili mo and then i-practice na dapat ay mabilis kang sumagot ng mga test item o yung mga test para hindi ka mahuli sa pagpasa ng papel. Kasi, like for example, aminin natin kapag nandun tayo sa examination or meron tayong ma-experience na examination or exam, okay, nagsabi yung teacher, okay, pass your paper. Kasi diba, yung gagawin lang natin is i-shade natin yung hindi natin nabasa ng mga test, diba? O ng mga test items. So, next is dapat matulog ka ng tama 1 week before your examination. Okay, so dapat hindi ka natutulog ng gabing-gabi na, which is dapat pinaprepare mo na yung sarili mo na maging ready, na maging okay, na pagdating ng examination mo ay hindi ka na malilito. Okay, so isa sa mga dapat hindi ko ginawa during my examination or days before my examination is yung mga friends ko, kasama ng mga friends ko, nag late night review kami, which is mula 6 PM papuntang 3 AM ay nag-review kami 2 days before our examination, which is yun talaga yung naging epekto nun sa akin, is medyo nalito ako during the exam, makakalimutin ako during exam, and then medyo stress ako during exam kasi kulang yung tulog ko. One day before exam is dapat hindi mo sinistress yung sarili mo. Dapat kumakain ka ng tama, natutulog ka ng tama. So, yun yung dapat. Okay. Next is to prepare correct food. Diba? In order, diba, kapag pupunta tayo sa examination, dapat may food tayo kasi whole day yun eh. Or merong iba na hindi whole day, for next day na naman, yung mga engineering, next day yun, 2 days before, kasi half day yung sa kanila. So, yung like for example, sa licensure examination for teacher,
whole day yun eh. So, yung mga food na pinipre-prepare mo, dapat tama yun at kung ano yung best na kakainin during the exam. So, yung first na pinaka-best nun is yung chocolate. Kasi nagbibigay yun ng energy sa'yo para hindi ka makatulog during exam. And then, yung next naman is yung apple. Maganda din yung apple. Okay, and then, yung minsan, yung grapes. Kasi medyo nag-lead sa'yo na makatulog ka during exam. So, dapat piniprepare mo na yung mga tamang or dapat mag-search ka ng mga tamang food na kakainin mo during the exam. And then yung mga candies, pwede ka din magdala ng candies. Next is, so, during the examination, mind your own business. Yun yung pinaka-importante. Like for example, kapag nakita mo yung mga kaklase mo o yung mga kaibigan mo natapos na, na pinasa na nila yung kanilang mga test paper, na hindi or na kanilang scrantrum na hindi pa natapos or hindi pa yung time, hayaan mo sila. Kapag nakita mo yung mga kaklase mo na nahihirapan sa kanilang test sa kanilang exam, hayaan mo sila. So mind your own business, which is yung focus ka lang sa iyong test item, sa iyong exam, and then kasi kapag hindi ka nag-focus, pwedeng yung na-shade mo is hindi yung tamang number na dapat sinishade mo. So, you need also to bring watch to monitor your time consuming every item. So, diba sabi ko kanina, ang kailangan mo na mag-practice kung ilang items yung kaya mong masagutan ng tama within 20 minutes, within 30 minutes. So today, in order for you to pass the board exam, so yung isa sa mga pinakamagandang ginawa ko is nagdala ako ng watch or ng relo, which is yun yung binasihan ko kung no, kung time na ba, ilang minutes pa bago mag-time. Kahit nakikita ko yung mga kaklase ko, yung mga friends ko, na yung mga kasama ko na nagpasa sila ng mga papers nila, hindi ako nag-attempt na nadalian ko at ipapasa kasi meron akong watch na binabasihan ko kung time na ba or malayo pa ba yung time or malapit na ba yung time. Yung merong ibang mga testing centers or testing room na yung mga digital watch ay hindi acceptable or digital watch or clock may not be acceptable. So, dapat yung mga ganitong watch lang yung gagamitin. Itong watch na to, ito yung ginamit ko, yung watch ng tatay ko, yung ginamit ko during my exam. So, ito yung binasihan ko, which is malaki yung kanyang ano. Okay, yon. Dapat ay naniniwala ka din sa mga pamahiin na dapat mong gawin during, before, during, and after the examination. So, wala naman kasi mawawala sa'yo kapag sinunod mo yung mga pamahiin. So, isa din yun sa mga importante, which is, diba, hindi natin alam kung pwede yung mga pamahiin na yun ay makatulong para makapasa ka sa board exam. Okay, so next naman, but not the least, but ito yung pinaka-importante sa lahat, which is to pray and believe in the power of God. So, sa akin kasi, before my examination, months before my examination, nagpe-pray talaga ako every night, every day. Gumagamit ako ng mga materials, mga things, like for example, mga candles. And then, pag result na, nung lumabas na yung result, okay, so lumabas yung name ko. So, I am so happy na naging licensed professional teacher na ako at major in mathematics. So, yun namang yung aking masishare sa mga tips na in order for you to pass the board exam.